February 16, 2020, magka 5 PM. Nandito kami ngayon sa tinatawag nilang East Quezon. Guys, welcome sa Real Samba. Ayan. Coast and surf. Actually, maganda naman dito. Very kalmado yung lugar. Maganda yung mga kabana nila. Simple. Maganda yung dagat. As you can see. Hindi siya masyadong fabulous, pero enough para makapag-relax ka. At magkano per ano ma per cabana? 2.5 overnight is 2.5 yung cabana. Tapos 1.8 pagka day trip. Actually okay naman yung presyo. So yung cabana nila is can accommodate na 3 tao. Ayan. Mayroong cushion with electric fan tsaka may hammock. Nothing fancy. Just enough lang para maka-reset ka tsaka maka-relax with family. Maganda pag dala mo yung family mo dito. Tapos, pang maganda dito, no? Walang available na video game machine. Although yung naririnig nyo sa mga kapitbahay nila rito yan. Pero dito sa Real Coast and Surf, walang video okay. So talagang chill lang, chill. Ayan, no? May upuan, say hi. Hi, ma. Hi. So you can just sit down. Meron ditong magandang, actually for every cabana may naka-ready na silang table. And you can eat, no? So dala ka na lang ng cooler gaya ng ginawa namin. Dala ko yung cooler. Tapos so mag-relax, pwede kang humiga. And yung food nila tama lang. Not that expensive, not that cheap. Pero yeah, satisfy naman yung ano mo, yung hunger mo. Fish and chips, yung chili dog nila masarap kasi sausage ang ginamit. Tapos isa pang maganda dito, masarap yung kape nila. So ngayon actually at 4:55 kakape kami mag-asawa. Brood. So very accommodating yung staff. Tsaka maganda, tahimik. So ayan, no? Kita nyo naman yung ayan yung mga kabana, no? So, nasa kabana area kami. So if you have a small family like me, isa or dalawa yung bata, enough para makapag-relax kayo dito, makapag-bonding. Ayan, no? Say hi, Sky. Enough. Actually, more than enough para magpahinga kayo. Ang main intention nyo is not to party, mag-relax, mag-reset, mag-unwind, bonding with family. We recommend this place. Walang masyadong mga... Actually, walang masyadong magulo. May mga... Kanina, may mga foreigner na nagpunta. Pero, highly recommended siya. May nakita ko mga comment doon sa una na keso mahal etc. ganun. Baka hindi natin alam kung anong reason nila. Pero kami, first hand experience namin dito. Very accommodating yung staff. Maganda yung accommodation pa for the price. Saktong-sakto. Alam mo, saktong-sakto yung price. Tapos maganda yung lugar actually. Tapos 99 kilometers lang from Pasig. So what do you expect? Kesa makigulo ka sa Batangas, magpakalayo-layo ka sa Norte. Ito yung mga hidden treasures ng mga resorts sa Eastern Seaboard na very near sa metro. So maganda yung dagat, Pacific Ocean, no? So you cannot see any sunset dito, sunrise dito. Pero I can say hindi matao, hindi siya crowded. Wala nga lang siyang inside parking, street parking lang, pero hindi naman crowded yung main road nila rito. So okay lang na iwan mo yung sakyan mo sa labas.
So, we give this 2 thumbs up. Yan, para sa Real Coast. So, until the next vlog, susunod namin pupuntahang bonding site naming pamilya. So, mama, bye, thank you.